Good day everyone, Aga Hinay here at sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mas mapa-improve yung internet connection natin na number one problem, lalo na dun sa mga cellphone users natin dyan sa kilid-kilid kagaya mo. So don't skip this video kasi ituturo ko po sa inyo step by step. Hey guys, I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan sa kilid-kilid, kagaya mo. So kung gusto mo yung mga ganitong content, huwag mong iwanan ang video ito. Hoy, huwag mong iwanan yung video ito na hindi nakapag-subscribe at hindi nakapag-like at share. So depende lang na naman yan sa inyo, no? Basta yun yung sinabi ko para alam nyo na yung mga strategy dito. So, another APN settings na naman ang ituturo ko sa inyo dito na the most requested talaga sa channel na ito, no? Itong APN settings at matagal akong hindi nakapag-upload kasi kasi busy sa school works at saka alam nyo na, election, malapit na yung election. So, meron din tayong mga bagay na dapat natin gawin para maganda yung ating eh. Basta alam nyo na yon. So, ayan, most requested din ito. At isa pa, nagpapasalamat po ako pala sa inyo, no, kasi naabot na natin yung 100,000 subscribers po dito sa YouTube at dahil po yan sa inyong lahat. At maraming salamat at gusto ko sana makapag-share ng blessings ko at pag-usapan niya natin soon doon sa community tab ko po. Okay po ba? Okay? So be update lang po kaya nga wag kalimutang mag-subscribe kasi para ma-update kayo sa more na informations na ibibigay ko po sa inyo, okay? Kailangan ko rin ng tulong nyo about paano ba i-share yung mga ganito, yung mga, anong tawag doon, yung giveaway, ayan. Gusto kong malaman kung paano yan magwo-work kasi isa rin akong YouTuber dito sa YouTube na walang alam. Yan, ako yun, isang YouTuber, isang content creator na walang alam sa mga ganyang bagay, no? So hindi naman ako mahilig mga ganun. So first time ko po magpa-giveaway soon, pero wag muna natin pag-usapan yan dito. So pag-usapan yan natin soon doon sa ating community tab. Okay po ba? So ngayon, ituturo ko na po ang another APN settings na talagang legit na mapapa-improve talaga natin dito yung internet connection natin. Kung ikaw ay nagpo-problema sa internet connection mo, well, panoorin mo ang videong ito. At by the way, huwag ka nang maghanapan ng ibang APN kasi ang APN na ito is good for all networks. So kahit anong networks yung ginagamit mo, pwedeng-pwede po siya mapa-smartman, mapa-globe, or kahit anong mapa-dito, or kahit anong SIM card, pwedeng-pwede po siya dito. At para dun sa mga nagtatanong, pwede po ba siya sa ganito, pwede po ba sa ibang bansa, itry nyo po muna kung gagana nga ba. At kung gagana, well, pwedeng-pwede po siya. Okay? So, punta lang po tayo. Simulan na po natin, no? Punta lang tayo dito sa settings ng ating cellphone. At long press natin itong, yung SIM card natin. O pwede rin naman tayo pumunta dito sa settings. Ayan. At dito sa settings, ipuntahan natin yung mobile network or puntahan natin yung settings ng SIM card natin, okay? So, click natin yung mobile networks. Ngayon, dito pumili ka kung SIM 1 ba or SIM 2. Basta, piliin mo dun kung anong SIM card ang gusto mong palakasin yung internet connection. Okay po ba? So, sa akin dito, SIM 1 lang naman yung meron ako dito. So, click natin yung SIM 1. At dito, hanapin natin dito yung access point name. Ayan, access point name or APN. Okay, puntahan natin yon, i-click natin yon. At ngayon dito, hanapin natin dito yung plus button or add button. Kung meron ka nun, well, pindutin mo yon para makagawa tayo ng APN. Okay, so sa akin dito nakalagay plus button, click natin yan. At ngayon dito, make sure po na tama yung mga nilagay nyo dito para more effective po yung APN na gagawin natin. Okay po ba? So dito sa name, actually dito sa name, depende po kung anong name ang gusto nyong ilagay kasi any po yan. Kahit anong name, pwedeng-pwede po yan. So ilagay na lang natin dito, no? 5G network. Ayan, 5G network. So ayan, 5G network. At tapos, dito sa APN, ilagay natin dito. I-type natin dito ang google.com. Make sure na capital letter G, small letter O-O-G-L-E.com. So ayan po, makikita nyo po sa screen. At ngayon dito sa proxy, wala po tayong ilalagay dyan. Same lang din sa port, wala rin. Username at password, wala rin tayong ilalagay dyan. At proceed po tayo dito sa server. Okay, dito sa server, click natin yan. Pagkatapos,
i-try natin ang server na 1.1.1.1. Ayan. 1.1.1.1. Ayan po. So, i-check nyo muna kung ang ang server na ito ay gagana. Itong server na ito, 1.1.1.1. I-check nyo muna kung malakas ba ang 1.1.1 sa lugar nyo. Kung pwede rin naman, kung mahina, i-try nyo rin itong 9.9.9.9. Ayan po, 9.9.9.9. So, i-try nyo kung saan gagana sa inyo yung 1.1.1 ba or 9.1.9. 9.9.9, okay? Okay po ba? Okay, next, dito sa balik. Dito sa server kasi, sa amin dito, mas malakas yung 1.1.1.1. Pero depende po talaga yan sa inyo kung saan malakas, i-try nyo po yung dalawang server kung saan ang gagana po. Depende po sa location nyo. Okay, dito sa MMSC, wala po tayong ilalagay dyan. MMS port, wala rin tayong ilalagay. MMS proxy, wala rin. Dito sa MCC at MNC, dahil for all networks naman ito, so kahit anong number ang nakalagay dyan or any numbers, 515 ba or 03 or 02 dito sa MCC at MNC, so huwag mo na po yung galawin, ha? Huwag nyo na pong galawin. Default na po yan. Kung anong nakalagay dyan, huwag mo na pong galawin. Okay, dito sa authentication type, wala po tayong ilalagay dyan. Proceed naman tayo dito sa APN type. Dito sa APN type, i-type natin dito default. Ayan. Pagkatapos dito sa APN protocol, iset natin siya sa IPv4/IPv6. Yung pinakalast. Ayan. IPv4/IPv6. Same lang din sa APN roaming protocol. IPv4/IPv6. Ayan po. Okay. Proceed naman tayo dito sa bearer. Pag natapos yun na yung APN protocol at roaming protocol, proceed tayo dito sa bearer. Ayan. Click natin yung bearer. At dito sa bearer, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, ang bearer po ay nagdedepende po sa location nyo. So, kung ang location nyo is LTE ready, so, i-click nyo ang LTE. Pero kung parang hindi pa kayo sigurado kasi may times na mapabago-bago yung connection, may times na H+, may times na 3G, may times na 4G, may times na 5G, mga ganun. So, piliin nyo lang yung not specified or unspecified. Okay po ba? So, back po natin yan at make sure po na nakasave po yan. So, sa akin dito, i-check ko siya para ma-save. Ayan. So, depende po kung anong way dyan sa phone mo para ma-save. Pagkatapos, ngayon dito, mag-speed test na po tayo. Ngayon, kung wala kayong speed test, mag-download kayo sa Play Store Speed Test by Ookla. Okay, yun po, legit po yun. Punta tayo dito sa speed test natin. Speed test natin is yung default na APN dito sa phone ko. Hindi pa ito yung ginawa nating APN, okay? Punta tayo dito sa speed test. Pagkatapos, i-on natin yung network natin, syempre. Ayan. So ngayon, click natin itong go. Tingnan natin kung malakas ba or mahina dito sa lugar namin. Ayan o. So, meron siyang ping na 29 at yung jitter is 15 ms. So, ayan, mahina po siya. Hindi talaga ito haabot ng, or hindi ito alalampas ng 10. Ayan, 0 point lang siya. Ayan, 0.90 or 0.99. Ayan. At sa upload Mbps, so hintayin po natin yan. Ayan, nag-loading. Ayan, 0 point pa rin siya. Ayan, lumampas pala. 1.30 plus 40 plus. Ayan, 1.40. At yung download Mbps is 0.90. Yung upload Mbps, 1.40. Ngayon, ang gagawin naman natin dito is punta tayo dito sa itong ginawa nating APN. Okay, iset natin siya. Pagkatapos punta balik tayo dun sa dito sa speed test. So ayan guys, no. So ngayon i-X natin 'yan. Ayan, so speed test naman natin yung ginawa nating APN. Okay, click natin itong go. Ayan, yung ping niya is 30 ms at yung jitter niya is 24 ms. So malakas talaga siya, hindi kagaya kanina na 0 point lang. No, at least meron siyang improvement. Hindi naman siya malakas na malakas talaga kasi for improvement lang po talaga ito. Itong upload Mbps naman is malakas rin. Same lang din, parang medyo same lang sila sa download Mbps. So ayan po guys, yung download Mbps po niya is 7.54, tapos yung upload Mbps po niya is 7.4. So makikita po natin yan dito sa results. So ayan, ito po yung kanina 0.90 at 1.40. At ngayon, ginamit na natin yung APN natin is naging 7.54 na siya at 7.4. So legit na legit po talaga guys. I-share nyo rin dito sa mga friends nyo. Talagang legit na legit po talaga siya. Ganun lang po kasimple guys, at sana may natutunan kayo sa videong ito. At kung gusto mo pa yung mga ganitong content, huwag mong iwanan ang videong ito na hindi nakapag-subscribe, at click mo na rin yung notification bell para updated ka if ever na
may mga bago akong uploads dito lang sa YouTube. So that's all for today, guys. Thank you, at God bless po sa ating lahat.